Simula ng araw na yon, araw-araw nang inaabangan ni Winston si Adelpa sa kabilang bahagi ng palaisdaan dahil dito dumadaan ang dalaga para sumalok ng kanilang inuming tubig. At kagaya ng dati, inihahatid ni Winston si Adelpa sa kanilang tahanan at maligaya silang nag-uusap sa araw-araw. Mabilis na lumipas ang panahon. Nagkaroon sila ng magandang ugnayan hanggang sa nagkamabutihan si Adelpa at si Winston. Kaso nga lang, sumapit ang isang araw. Meron silang nakasalubong na isang lalaki tapos masama ang titig nito kay Winston. Adel, umuwi ka na. Kailangan mo pang magluto. Dalian mo. Wika ng lalaki at kaagad tumingin si Adelpa kay Winston at nagpaalam. Ano? Sige na Winston ha. Mauuna na ako. Ikaw din umuwi ka na. Bilisan mo. Mag-iingat ka ha. Wika ni Adelpa at muling tumingin si Winston doon sa lalaki. Masama pa din ang titig nito sa kanya. Narinig mo naman siguro yung sinabi ng anak ko. Umalis ka na, binata. Sige na. Wika ng lalaki at kaagad din namang umalis si Winston. Alam niyang galit sa kanya yung lalaking iyon, kaya hindi niya na inintay ang susunod pa na mangyayari. Pagkarating niya sa bahay, nakita ng tatay niya na matamlay si Winston, kaya kaagad siyang nilapitan nito. Anak, eh bakit matamlay ka? Hindi ba kayo nagkita ng kaibigan mo? Tanong ng kanyang tatay. Wala naman po tay. Nakasalubong lang po namin yung tatay niya kanina eh. Baka mapagalitan po si Adel. Kaya naaawa po ako sa kanya. Tugon ni Winston sa kanyang ama. Aba! Ayos ah! Binata na ang anak ko. Umiibig na yata eh. Pang-aasar ng tatay ni Winston sa kanya. Kitang-kita sa mukha ng binata ang pamumula ng kanyang pisngi. Ipinaliwanag din ni Winston sa kanyang ama na nagkakamabutihan na silang dalawa ni Adelpa. Labis naman itong ikinatuwa ng tatay niya. Ilang araw ang lumipas. Hindi na nakikita ni Winston si Adelpa. Hindi na ito dumadaan sa kabilang bahagi ng palaisdaan ng lolo niya. Araw-araw inaabangan ni Winston ang pagdaan ng dalaga. Pero, hindi na ito muling nagpakita pa sa kanya. Ngunit ng mga sumunod na araw, may kakaibang nangyari na ikinagulat ng binata. Isang hapon, habang inaabangan niya ang pagdaan ni Adelpa, nilapitan siya ng kanyang lolo at seryoso ang mukha nito. Winston na po. Masakit man sabihin pero, iwasan mo na ang pakikipagkita kay Adelpa. Para na din ito sa kabutihan mo, apo. Wika ng kanyang lolo habang inaakbaya ng kanyang apo. Po, eh bakit naman po, lo? Wala naman po kaming masamang ginagawa ni Adele eh. Isa palo, nagkakaroon na po ako ng gusto sa kanya. Kaya hindi po pwede na hindi ko siya makita. Tugon ng binata, kaagad siyang tumakbo papalabas ng kanilang bakuran at tinungo ang bahay ni Adelpa. Pagdating niya sa bakuran ng dalaga, kaagad niya itong tinawag. Pero walang sumasagot sa kanya. Makailang ulit siya ng sigaw, pero wala talagang lumalabas. Hanggang sa naisipan ni Winston na manatili sa kanilang bakuran, inabot siya ng dilim doon sa lugar. Nang akmang aalis na sana si Winston, bigla niyang narinig ang tinig ni Adelpa. Winston, ano bang ginagawa mo dito? Hindi ba sinabi ko sa lolo mo na huwag ka na magpakita sa akin?
wika ni Adelpha. Pero Adel, eh bakit naman biglaan? Ano bang nangyari? Tugon ni Winston. Kahit naman ipaliwanag ko sa'yo, hindi mo din naman mauunawaan at paniniwalaan. Winston, aswang ang pamilya namin. Hindi ka nababagi sa'kin. Hindi tayo maaaring magmahalan. Kaya pakiusap, umalis ka na. Layuan mo na ako! Wika ni Adelpha. Wala akong pakialam kahit ano ka pa, Adel. Handa kong tanggapin ka, pati na rin yung pamilya mo. Wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Ang mahalaga lang sa akin yung tayong dalawa. Tugon ni Winston. Ilang sandali pa. Humagulgol ng iyak si Adelpha. Kaya sumagot ang tatay niya mula sa likuran ni Winston. Hindi mo alam ang sinasabi mo, pinata. Kaya hanggat may panahon ka pa, umalis ka na. Dahil sa oras na magbalik ako dito sa labas ng bakurang ito, at nariyan ka pa rin, hindi mo alam kung anong pwedeng mangyari sa'yo. Umalis ka na. Pagbabanta ng tatay ng dalaga, ngunit nanatiling matigas si Winston. Nanatili siyang nakatayo sa bakuran nila Adelpha. Winston, parang awa mo na. Umalis ka na dito. Kung talagang mahal mo ko, susundin mo yung sinabi ko sa'yo. Hindi mo alam yung pwedeng gawin sa'yo ng tatay ko, kaya umalis ka na! Pagmamakaawa ni Adelpha. At maya-maya pa ay may dalawang taong lumabas sa kanilang tahanan at nakita ni Winston na iba ang itsura nito. Nanlilisik ang mga mata at nakanganga. Napaatras si Winston nang makita niya ang dalawa at mangtatakbo na sana siya nang merong humawak na isang lalaki sa likuran niya. Winston, tumayo ka sa likuran ko. Kayong dalawa, hanggang dyan lang kayo kung ayaw niyong magkamatayan tayo. Wika ng lalaki, nakapatid ng tatay ni Winston, isa sa mga kilalang manggagamot at antingero doon sa lugar nila. Umalis na kayo dito. Huwag niyo aming kampalain. Nananahimik ang pamilya namin. Tugon ng tatay ni Adelpha. Pakiusap, Winston. Umalis ka na. Kung ayaw mong pati ako magalit sa'yo, umalis ka na! Pagmamakaawa ni Adelpha sa binata at kaagad naman silang pumasok sa kanilang tahanan. Si Winston naman at ang kanyang tiyo ay umalis na rin doon sa lugar. Habang naglalakad, nagpakilala ang lalaki sa kanya. Iyo, ako nga pala si Luis, kapatid ng tatay mo. Tinawagan nila ako para hanapin ka kasi alam ng lolo isko mo kung saan ka magpupunta. Alam niyang mangyayari ang bagay na ito. Mabuti na lang talaga at hindi ako nahuli ng dating. Wika ni Luis sa binata na nakasunod lang sa kanyang likuran. Maraming salamat po, tiyo, ah. Pero alam ko naman po na hindi nila ako sasaktan, lalong-lalo na po si Adelpha. Tugon ni Winston. Hindi ka pati nakakatiyak at huwag kang magpapakatiwala sa mga aswang. Hindi mo alam ang kanilang kakayahan. Wala silang sinasanto sa oras na makaramdam sila ng pagkagutom sa dugo ng tao. Pagpapaliwanag ng tiyuhin niya. Pagkarating nila sa isang kubo, naroon nag-aantay ang tatay at nanay ni Winston. Maging ang lolo isko niya ay naroon din. Kaagad nilang sinalubong ang binata at niyakap ng mahigpit. Ay, Winston, anak! Ayos ka lang ba? Luis, maraming salamat sa iyo, ha? Akala namin kung ano nang nangyari sa anak namin eh. Wika ng tatay ni Winston. Ayos lang po ako. Huwag niyo po ako masyadong intindihin.
Nay, Tay, uwi na po tayo. Gusto ko pong magpahinga. Wika ni Winston. Ngunit pinigil sila ni Luis. Sa kadahilan ng baka sundan sila ng mga aswang at maaari silang salakayin sa oras na lumabas sila ng kubo. Iminungkahi ni Luis na doon muna sila magpalipas ng gabi at kaagad namang sumang-ayon si Lolo Isko. Kinabukasan, kaagad na silang umuwi ng bahay ni Lolo Isko at pagdating nila doon sa bahay ay kinausap ni Lolo Isko ang binata. Apo, ano bang pumasok sa utak mo? At bakit kailangan mo pang puntahan yung bahay ni Adelpa? Diba binalaan na kita tungkol sa kanyang pamilya? Wika nito sa kanyang apo. Alam ko naman po yun, Lolo. Pero kasi gusto ko po talaga makausap si Adelpa eh. Nagulat po kasi ko, Lolo. Bigla-bigla na lang po siyang umiiwas sa akin. Wala naman po kong pakialam kung ano siya, Lolo. Wala din po kong pakialam kung aswang po yung pamilya niya. Tugon ni Winston. Lumipas ang ilang araw. Nakita ng kanyang mga magulang ang pagiging matamlay ng binata. Paminsan na lang din ito kung lumabas ng silid. Lalabas lang siya tuwing kakain at maliligo. Gladys! Hindi na ata maganda yung nangyayari sa anak natin ah. Mas makakabuti siguro kung bumalik na lang tayo sa Maynila. Saka baka sakaling makalimutan ni Winston ang mga nangyari dito kapag nandun na tayo sa lugar natin. Wika ng kanyang tatay. Oo nga, Gregor. Hayaan mo. Kakausapin ko sila nanay at baka mapaaga ang uwi natin. Pag-uusap ng dalawa, ang hindi nila alam ay nakikinig pala si Winston sa kanilang usapan. Maya-maya pa ay lumabas ito ng kanyang silid at marahang naglakad papunta sa isang upuan sa ilalim ng puno ng mangga. Mula doon ay tanaw niya ang kabilang ibayo ng palaisdaan at habang pinagmamasdan niya ang bahaging iyon, hindi niya maiwasang maalala ang lahat ng masasayang alaala nila ni Adelpa. Magmula sa unang pag-uusap at ang ngiti ng dalaga. Pagsapit ng hapon, habang tinutulungan ni Winston ang kanyang lolo sa pagpapakain ng mga alagang hayop, may isang lalaking dumating sa bahay nila. Taupo! Taupo! Magandang hapon po. Nandyan po ba si Winston? Tanong ng lalaki. At nang marinig ito ng dalawa mula sa likuran ng bahay, dali-dali silang lumabas. Nakita ng lolo ni Winston kung sino ang tumatawag. Oh, ikaw pala, Oscar. Anong atin? Tanong ni Lolo Isko. Si Winston po, andyan po ba? May pinapaabot po sa kanya si Adelpa eh. Tugon ni Oscar na siyang tsuhin ni Adelpa. Paminsan na ding nakausap ni Oscar si Winston, kaya pamilyar siya doon sa binata. Uy, Kuya Oscar, ano pong maitutulong ko sa inyo? Tanong ni Winston. Wala naman. May pinapaabot lang sa'yo si Adelpa. Ito. Tugon ni Oscar at sabay abot ng sulat. Pagkatapos niyang iabot ang sulat ay kaagad na din siyang nagpaalam sa kanila. Maraming salamat po ah, Kuya Oscar! Pagpapasalamat ng binata at kahit papaano ay nabuhayan ng loob si Winston dahil nakatanggap siya ng sulat mula kay Adelpa. Kaagad siyang pumasok sa silid niya upang buksan ang sulat. Pagbukas niya, may gumulong na isang maliit na hinabing sinulid. Kulay pula at may halong itim ang sinulid na ito. Dinampot ni Winston ang sinulid at kaagad niyang binasa ang nilalaman ng sulat. Isuot mo ang porselas na yan, Winston,
at pumunta ka sa kabilang pangpang ng palaisdaan ng lolo nyo mamayang hapon. Maghihintay ako, Adelpha. Napangiti si Winston sa nabasa niya doon sa sulat. Ngunit, ang tanong sa kanyang isipan ay para saan ang hinabing sinulit. Bigla niyang naalala ang kapatid ng tatay niyang si Luis, kung kaya't pinuntahan niya ito upang itanong kung para saan ang pulseras na iyon. Pagkarating niya doon sa lugar, kasagsagan ng panggagamot ng kanyang tiyo, kaya't inantay niyang matapos ang lahat ng pasyente. Tiyo, pwede ko po ba kayong makausap? May tatanong lang po sana ako sa inyo eh. Wika ni Winston. Aba, syempre naman. Tungkol saan ba yan? Oh, teka. Basta wag lang sa pag-ibig ah. Medyo wala akong alam pag tungkol dyan eh. Wikang pabiro ng kanyang tiyuhin. Tungkol po sana to sa sinulid po na kasama ng sulat na ibinigay ni Adelpha. Wika ni Winston sabay pakita ng hawak niyang sinulit. Nanlaki ang mga mata ni Luis nang makita niya yung sinulit. Dali-dali niyang hinablot ang kamay ng binata at napamura. Anak ng... Talaga oh, minarkahan ka ng pamilya ni Adelpha. Humanda sila. Galit na wika ng tiyuhin ni Winston at ipinaliwanag niya sa binata kung para saan ang sinulid na yon. Dagdag pa ni Luis, hindi galing kay Adelpha ang natanggap niyang sulat. Sa kadahilanang hindi namang marunong magsulat at magbasa ang dalaga dahil hindi naman ito pinag-aral ng kanyang mga magulang dahil na nga sa estado ng kanilang pagkakakilanlan. Grabe naman po sila, tiyo. Talagang ginamit pa nila si Adelpha. Mga walang kasing sama yung magulang niya. Nang gagalaiting wika ni Winston at tinanong niya ang kanyang tiyuhin kung ano ang maaari niyang maitulong. Teka, Winston. Sigurado ka bang gusto mong tumulong? Hindi biro yung pupuntahan natin doon sa lugar. Papatay tayo ng mga aswang at baka mapahamak ka. Wika ni Luis kay Abner. Kung ito lang po yung paraan, tiyo, para mailigtas ko si Adelpha, handa po akong gawin ang bagay na to. Sabihan niyo lang po ako, tiyo, kung ano pong pwede kong maitulong. Tugon ng binata at kaagad namang inilahad ni Luis ang ibinabalak niya. Ganito ang gagawin natin. Sisiputin mo yung paanyaya sa'yo ng taong sumulat nito. Ngunit mag-iingat ka, Winston. Dahil pwede nilang gamitin si Adelpha sa mga binabalak nila. Nasa likuran mo lang ako. Magtatago ako sa mga puno para hindi nila ako makita. Pagpapaliwanag ni Luis at kaagad naman silang naghanda. Isa sa kanilang mga paghahanda, binigyan ni Luis ng proteksyon ang kanyang pamangkin upang hindi ito makuha ng mga aswang. Biyernes Santo ng mga panhong ito, kaya alam ni Luis na malakas ang kapangyarihan ng mga nilalang ng dilim. At bilang paghahanda, may isang medalyong ipinasuot si Luis sa kanyang pamangkin at kabilin-bilinan niya na huwag itong aalisin dahil hindi makakalapit ang mga aswang kapag suot-suot niya ang medalyon. Hanggang sa dumating na ang takdang oras. Ginawa ni Winston ang sinabi ng kanyang tiyuhin. Habang naglalakad si Winston ay naramdaman niya ang pag-init ng kanyang medalyon. Pagkarating niya sa sinasabing lugar, nakita niya doon si Adelpha at ngumiti ito sa kanya. Buti naman at tumating ka, Winston. Salamat at pinaunlakan mo yung paanyaya ko. Pasensya ka na ha, kung hindi na ako pwedeng magpakita sa'yo. Sa kadahilanang, hindi kasi tayo nababagay sa isa't isa. Iba ang mundo mo, at iba din ang sa akin. Pero ganun pa man, gusto kong malaman mo na, ako din naman eh, minahal na din kita. Pero patawad, Winston, hanggang dito na lang tayo.
Malungkot na wika ni Adelpha. Pero bakit ba kailangan magkaroon ng pagkakaiba? Hindi ko maunawaan eh. Isang bagay lang ang alam ko, Adel. Wala akong pakialam kung sino ka pa o ano man yung pinagmulan mo. Basta ang mahalaga sa akin yung tayong dalawa. Matapos magsalita ni Winston, bigla na lang humagulgol ng iyak si Adelpha. Nilapitan ni Winston para aluin sana ang dalaga. Ngunit laking gulat niya nang bigla siyang itinulak nito papalayo. Huwag, Winston! Huwag kang lalapit sa akin! Mapapahama ka lang! Pakiusap, lumayo ka! Wika ng dalaga. Ngunit nagmatigas si Winston at patuloy pa din siyang humakbang papunta sa dalaga. Ilang sandali pa, mula doon sa may puno, dalawang tao ang tumalon pa ibaba. Isang babae at isang lalaki. Napaatras si Winston ng akmang sasalakay na ang mga ito. At bigla namang humarang si Adelpha sa daraanan nung dalawa. Umalis ka na, Winston! Parang awa mo na! Umalis ka na! Pagmamakaawa ng dalaga, sabay tulak sa binata. Kaso nga lang, sa hindi inaasahang pangyayari, sumalakay papunta sa likuran ni Winston yung lalaki. Ngunit, humarang si Adelpha dahilan para bumaon sa kanyang dibdib ang kuko ng lalaki. Anong ginagawa mo, Adelpha? Hangal ka para magpakamatay sa lalaking ito? Wika ng lalaki. At doon pa lamang napaghinuwa ni Winston na ito ang tatay ni Adelpha. Nasa loob ni Winston bago tuluyang malaglag sa lupa si Adelpha. Malubha ang butas sa kanyang dibdib at tumagos ito mula sa likuran papunta sa harap. Sa huling hininga ni Adelpha, sinambit niya ang pagmamahal niya kay Winston at dapat daw magpatuloy sa buhay ang binata bilang simbolo ng kanilang pagmamahalan. Magmula naman sa likuran ni Winston, biglang tumakbo papalusob ang kanyang tsuhe na si Luis. Bit-bit ang dalawang bagakay na sibat. Inihagis niya ito doon sa dalawang aswang. Tumarak ang sibat doon sa dalawang aswang. Dahilan para hindi ito makakilos. At sa harapan mismo ni Winston ay pinugutan ng ulo ni Luis ang mga magulang ni Adelpha. Hindi magkamayaw si Winston sa kanyang nararamdaman at hinayaan lamang siya ni Luis. Binuhat ni Winston ang bangkay ng dalaga upang dalhin ito sa tahanan ng Lolo Isko niya. Pagkarating nila doon sa lugar, isinalaysay ng kanyang tiyuhin ang nangyari na ikinagulat naman ng lahat. Maraming katanungan sa kanilang isipan, ngunit mas nangibabaw pa din sa kanila ang pagdadalamhati ng kanilang anak. Nagdesisyon silang iburol ang bangkay ng dalaga doon mismo sa bahay ng lolo ni Winston. Sinunog naman ni Luis ang dalawang bangkay ng magulang ni Adelpha. At matapos mailibing ni Adelpha, kaagad nang bumalik sa Maynila ang pamilya ni Winston. Bit-bit ang kanyang karanasan. Isang karanasan na masaya, masakit at nakakakilabot. Pero kahit ganun paman, hindi malilimutan ni Winston na minsan ay nabuhay siya at naranasan niya ang kakaibang karanasan mula sa kabilang dimensyon. Ito ay isang karanasan na habang buhay niyang dadalhin hanggang sa pagtanda. Na minsan siyang napaibig ng isang aswang. Ayos mga idolo, shoutout muna tayo. Shoutout kay Lady Angelo, Wendil Onarud, Frederick Haring, happy birthday sa'yo, Tinsky Galban, at kay Jeya Alonso. Ito yung ating mga kaninuno na nag-PM sa aking FB page. Shoutout din, Jeneline F. Balikat,
Albino Lanchica, at kay Invedra sa Yokiko's Bakery na araw-araw nakikinig. Maraming salamat sa mga comments niyo mga kaninuno. Para sa mga gustong ma-shoutout, pwede mag-comment mismo dito sa video na ito or message niyo ko sa aking FB page. Mamayang gabi din mga kaninuno, a-upload natin ang buong episode ng Salbog. Tatagal siguro ng 5 oras yung kwento, kaya naman maghanda kayo sa mahabang istorya at kung gusto nyo, maganda na rin kayo ng pagkain o ng maiinom. Message nyo ako ng pictures nyo kung sakaling sabay-sabay kayo nakikinig. Post natin yan sa FB page at baka mabigyan ko din kayo ng kaunting pangkain o hindi kaya panginom. Okay, whew! Para naman sa kwento natin ngayon, syempre nakakalungkot kasi hindi na nga nagkatuluyan yung dalawa. Namatay pa si Adelpa. Parang naniniwala na tuloy ako sa kanta na pinagtagpo pero hindi tinadhana. Ganito yung nangyari sa dalawa eh. Pero kahit na ganun, idolo, alam ko mahirap yung pinagdaanan ng ating bida. Napakahirap mawalan ng taong minamahal. Ang lagi mo lang iisipin, Winston, mabuti na lang nagkaroon ka ng pagkakataon na makasama at nagkaroon ka ng ugnayan sa isang espesyal na tao kagaya ni Adelpa. Na kahit alam niyang iba ang kanyang katangian, minahal ka pa rin niya. At sa dulo, napatunayan ang kanyang pagmamahal. Dahil maging sarili niyang buhay, binuwis niya para mailigtas ka. Alam niyo mga kaninuno, madalas tong nangyayari sa kasalukuyan. Yung tipong kapag magkaiba kayo ng antas ng pamumuhay, kapag mas mayaman, mas famous yung gusto mong tao, feeling natin wala nang lugar yung pagmamahal natin para sa kanila. Yung bang, hindi kayo bagay kasi malayo yung agwat ng inyong pamumuhay. Sana magsilbing aral itong kwento na kahit magkaiba ang antas ng buhay ng mamahalin natin, naway bigyan natin ng pagkakataon ang pag-ibig. Subukan nating labanan ang lahat ng balakid sa daanan. Yun lamang mga kaninuno, naway nagustuhan ninyo ang ating istorya. Ang tanong para sa video na ito, ano ang maipapayo nyo para sa mga nagmamahal na pakiramdam nila hindi sila pwede kasi malayo ang agwat ng kanilang pamumuhay? Kayo nang bahalang mag-comment mga kaninuno. Kita kits, mamayang gabi sa full episode ng Salbog. Maraming salamat. Paalam.